Hello, good day to all. It's back. We're back again after a long vacation, 2 weeks, you know. So hope everybody's okay naman kayo, nakarest kayo. But I believe some of you are responsible enough na yung mga kulang nyo sa ibang subjects and in our subjects ay natuunan nyo ng pansin. So we will be continuing our lecture pertaining to propagation, which is specifically doon sa cuttings. Ano? At yun naman, matagal nating sinasabi na marami sa mga propagation techniques ay dyan sa cuttings. Whether yung cuttings ay pinaugat mo through tatanim mo siya sa soil o sa plating media, or even yung tinatawag nating layering or air layering kung saan yung isa dyan, yung marketing. So, nakapokus tayo ngayon doon sa cuttings, and we will try to know some of the science behind bakit ba umuugat. Ano, eh, hindi naman talaga pangkarniwang tinutuan na ugat yung mga cuttings. And in fact, mapapansin nyo pa na talagang sinasadya natin na sugatan, no? Nilalagyan pa natin ng ring around, no? Tinatanggal natin yung pinakabalat, at some would thought na you're killing the plants, but actually there's a science behind. So we're going to discuss some of the factors influencing rooting of cutting and layering. So the objective for today is actually we'll try to learn about the influence of the different factors on rooting of cutting and layering. Bakit nga ba siya umuugat, no? So here are some of the tawag natin mga contributing reasons, ano? So the ability of rooting in different plant species varies widely. The rooting of cuttings is influenced by several internal and external factors, which include ito, marami tong mga factors na ito na nakaka-influence. Now, dahil sa dami niya, we have some problems, you know. Hindi applicable na komo ganito at in-apply mo sa isang particular plant or species of plant, eh, it will work. No, ito nga yung challenge dito, na you need to know ang response itong particular plant ito sa two different techniques. At ako man mismo sa dami ng aking, until now, I've been doing multiplication of my plants here. I've been doing some experimentations. And yung iba, akala ko talaga magiging successful. At yung nakwento ko sa inyo noon, mga cuttings ng hardly propagated through cuttings tulad ng mga atis, ano, sinubukan ko. Meron pa nga akong sinubukan na manzanitas, and yet after a month, they failed, no? So, yun naman, hindi naman ako nasisiraan ng loob doon, because after that, I went back to my original, yung old ways of doing propagation. Kasi nakakatuwa mag-eksperimento knowing that hindi makabisado ang ugali ng mga halaman. So, for the benefit, at explain natin, bakit yung ibang techniques ay nagiging successful ka? Merong iba naman, pareho lang ang ginagamit mong techniques, pero yung isa, failure, yung isa, successful. At yun ang ating titingnan ngayon, kasi hindi ibig sabihin yung techniques ay masama. Maaaring during the actual nyong pagpupropagate, merong isang factors doon na naka-influence sa failure. At yun nga ang maganda ngayon mapapag-aralan natin, so that kung kayo ay naging successful, maybe you could explain what has been
the factor, no? Factor kung bakit naging successful at bakit naging failure. Unahin natin tingnan anong mga kadahilan. Number one, yung pinatawag na physiological condition of the mother plant, no? Sa madaling sabi, ano yung katatayuan ng halaman na pinagkuhanan mo? We call mother plant kasi doon mo kinukuha yung mga cuttings mo. Siyempre, kaya mo siya kinukuhanan because you like the characteristic of the plant, no? At I really invested a lot of money on acquiring plants of varieties that I like, no? At siya ay gagawin kong mother plant, meaning doon ako kukuha ng mga plants or parts of it to be propagated, no? Kasi ang almost every week nakakapagtanim ako at least mga 10 to 20 na piraso ng several plants. Pero marami roon ay bougainvillea ang pinapropagate ko. Meron akong experience 100 cuttings, ha? Yung aking eksperimento, merong ilang nag-attempt na mabuhay, nagpakita siya ng dahon, pero eventually they died. At itong latest ko naman, ginamit ko na ulit yung aking old techniques ng kulog system with plastic. And looks like that yun talaga ang effective way. No? Kasi kita ko na agad na magiging successful ako even after a week. No? So bakit ba importante ang health o kondisyon ng mother plant? Number one, sinasabi nito that the physiological condition of the mother plant can exert great influence on the rooting of cuttings. For example, cuttings taken from the plants deficient, kulang in water, often show reduced rooting. Ano, kung kulang sa bilig, no? Eh, yun ay sinasabing medyo mahirapan kang paugatin kahit pa siya ay known for easy rooting. Ano. So cuttings root better if taken early in morning hours. Sa umaga, yung hindi pa kainitan, no, kagaling siya sa galing sa tulog, no, yung kanyang tubig sa katawan ay hindi pa niya na i-release, hindi pa niya masyado nagagamit. So yun daw ang pinaka best time is to take it your cuttings in the morning when plants are in turgid condition. Kasi sinabing turgid ay hindi siya dry, no? Merong enough water sa kanyang entire system, no? Than the one taken from water deficient plants. O naku, huwag kayong kukuha sa tanghali at malamang o yung pahapon, yung mga bandang alas tres kung saan halos malanta-lanta na ang dahon at doon pa kayo kukuha ng cuttings, pwedeng cause siya para hindi maging successful, no? Similarly, nutrient status of stock plants also exerts a strong influence on the development of roots or fruit in cuttings. No? It has been reported in apple, manzanas, and raspberry, no, that their cuttings root and sprout better when taken in fall. Tayo wala namang fall. No? At yan ay kung saan yung taglagas. No? When carbohydrate content was the highest and survival was very poor in summer. Kasi gamit na gamit ang mga nutrients kapag tag-init, no? The time when carbohydrate storage was less. So ngayon, hindi naman ibig sabihin na tulad ngayon, summer, ano, at nag-cuttings ka, hindi mabubuhay, no? Meron naman pamamaraan para yung loss in carbohydrates mo, mamaya madidiscuss natin. Paano mo mape-prevent yung loss in carbohydrates? It is assumed na kung wala kang gagawing parang intervention, most likely mas maganda kung marami pa ang carbohydrates doon sa katawan. So pangalawa, no? Tingnan natin yung this is a continuation actually, no? Plants supplied with excessive nitrogen, no, have luxuriant growth. O na ano mo, na fertilize mo ng urea. But cuttings taken from such plants produce poor
Fruits. Anak po, yun, akala nyo, healthy, healthy. Pero kapag karaw pala, ang dami niyang nitrogen sa katawan, eh, that doesn't mean na, na siya ay madaling paugatin. Thus, no? Low nitrogen and high CHO, carbohydrates balance in stock plant is necessary for better rooting. Naku, paano kaya natin malalaman kung low in nitrogen and high in carbohydrates? To obtain better rooting, blocking of carbohydrate of CHO reserved by girdling has been found very useful as it blocks the downward movement of CHO, carbohydrates, hormones, and other root promoting factors. Diba noong mga previous lecture ko, yung auxin, no? Ang sinasabing kanyang movement ay from the tip ng stem going down, no? At the same time, ito mga carbohydrates ay ganun din, bumababa din sila. Kung inyong titingnan yung forma ng stem, pababa carbohydrates. Kaya may naisip na isang technique, ang tawag ay ano, pigilan mong bumaba. Kontrolin mo. At pwede mong talian, no? Girdling, di ba? Girdling, yung parang bigkis. Talian mo yung sanga para hindi makababa ang carbohydrates. May ipapakita ko sa inyong picture mamaya para ginagawa. Internal factors of plants such as auxin level, rooting cofactors, and CHO also affect the root initiation process of cuttings. Thus, the girdling of shoots prior to their use as cuttings is useful for stimulation of rooting. Ano yung girdling na yan, ha? Medyo ko, hindi nyo pa siguro. Now, here it is. Ano? Ito yung girdling na sinasabi. Yung girdling, pwedeng gawin ay, di ba kung familiar kayo sa marketing, ano, tinatanggal yung bark. Yan, yan. Tanggalin mo yung bark, expose mo lang yung woody portion. Now, yung portion na yun is called the girdle. At tama nga naman, no? Kaya galing sa taas yung carbohydrates, hindi siya ngayon makababa papunta rito because na-cut off. Kumbaga, wala na yung portion na yon. So, ang mangyayari ngayon doon, yung buhay pa rin siya, ano na pa rin yan. Yun nga lamang, yung movement ng mga note, mga materials na yun, hindi makaalis na rin sa taas kasi yung kanyang daan, yung highway niya, connecting sana ito, kung hindi na girdle, dadalo yan, pero hindi siya mamamatay. Kaya what happened here is that mapapansin nyo na itong portion na to sa taas ay nagkakaroon ng kaunting pag-alsa. Ito ay, ayan, makikita nyo naman na medyo ano siya, different in size. Medyo lumaki ito kumpara doon sa nung una. Because yun yung tendency ng mga materials na yon, carbohydrate, auxin ay bumaba, hindi nga siya makababa, nag-accumulate dito. At sinasabi na itong mga materials na itong nabanggit ko ay nagko-contribute para makaroon ngayon ng ugat dito. Kasi nga doon sa ating previous lecture na merong chemical process wherein yung tinatawag na mga adventitious roots ay pwedeng lumabas ngayon dyan. At ito ang ating talaga namang objective ay magkaroon ugat dito so that we could create after cutting it, no, ng bagong halaman na exactly na similar doon sa mother plant. So that is how girdling is done, no? At ito rin yung prinsipyo noong marketing, no? Or air layering. Nagkakaroon din dito ng girdling. Kailang binabalutan natin siya ng lupa, ng moss, or whatever materials na pwede. Tapos babalutan ng plastic para hindi naman siyempre malaglag yung binalot nating materials. Minsan niya, hindi naman necessarily balot na plastic. Minsan po pwede yung baso, no? Plastic cup. Hindi na lang gayatin at panoorin yung ibang video kung saan saktong-sakto then put the soil but you perform the girdling, yung tinatanggal itong bark portion and it will have the same effect. So here's another illustration, no? Ganun din. Ayun, nagkaroon din ng
portion kung saan medyo lumaki itong portion na ito, which means not accumulate, and this will give you hint na pwedeng umugat yan. No? Ang tanong lang, sir, yan ba ay true to all plants? Not necessarily. So, kinakailangan niya ay mag-research o kaya ay magsubok ng magsubok. At yun naman ang aking talagang, yan ako nalilibang yung not commonly done, ay susubukan mo, baka makachamba. O yun. Pero talagang magpaugatin. O, ito naman yung pangalawang factor. Yung una, di ba, napag-aralan natin yung kondisyon ng halaman. Yung pangalawa, yung juvenility, no? Yung edad, no? Juvenile, bata, no? So, in most plant species, the cuttings taken from juvenile or yung bata, yung young growth phase, often root better than those from adult phase. Mas ma... In general daw, mas madaling umugat yung mga young, no? It implies that the ability of cuttings to form adventitious roots decrease with the increase in the age of the plant. Okay? So, ang tanong ay alin ho ba ang anong edad yung bata? Right? At anong itsura ng umatanda? At yun naman ang pag-aralan natin, 'di ba? Sa portion last time meron tayong pinakita ko picture doon ng stem kung saan mayroong woody, mayroong semi-woody, at mayroon noong halos ay talbos na, no? At doon mayroong halaman, gusto nilang ipropagate yung pinakatalbos, yung mga ornamental plants na Eugenia, talbos ang ginagamit eh, no? In fruits or in fruit plants like mango, takay mo, kinakating sa mango, apple, apricot, olive, citrus, pear, peach, etc. The cuttings open root better if they are taken in juvenile phase. O yung mga green-green pa. Cuttings taken from old non-bearing plants really root better. Pero ito naman, never seen talaga ang cuttings ng mangga. Pero yung pinaugat na mangga, nakakita na ako. At nakakatuwa. Noong ibang technique nila ng papaugat ng mangga, ang kagandahan doon, ang pinapaugat nila yung medyo kasi nilalaki ng wrist, oh, yung ano mo, ito. Yan wrist po. Ganyan kalaking sanga ng mangga pauugatin, at kapag naging successful, itatanim nila sa container. At yun na yung size niya. Kung yan ay mga 4 feet ay nakatuwa dahil meron ka na agad na mangga na 4 feet at bumubunga na kasi nga yung ginamit niyang sanga ay namubunga na siya. So it is proven fact that plants produce more rooting inhibitors with a growing age. Mas marami ang mga rooting inhibitors. Pag sinabing inhibitors, yung pumipigil para mag-uugat with a growing age, habang tumatanda ay nagiging lesser ang kanyang capacity na mag-grow ng adventitious roots. And thus, inhibit root initiation process in the cuttings taken from them. Research, anong bata, ano ang yang at subok, no, test. Continuing again, no, the phenolic level also decreases with the increase in the age of plant. No? The juvenility in mature plants can be induced, ito naman, no, can be induced artificially by heading back. Pag sinabing heading back, siya ay tinitrim. Or kaya ay pwedeng mag-spray kayo nitong mga gibberellic acid, no, nabibili ito, no? Spraying GA3, yan. Forcing of spiroblast by rooting, grafting adult forms onto juvenile form and or through disbudding. Disbudding yung pabulak-bulak pa lang at tanggalin mo yung mga bulaklak, no? So let's look at what is heading back. So ito ay assuming ito yung halaman mo. Doon sa may araw na kinat mo roon, kinat, cut, cut. And the process called heading back. So you have a new plant na mababa na siya. At ito raw
ay nakaka-increase ng ability na mag-root itong kung kukuhanin mo yung mga stem nito. Okay? Dati ito, actually, sabi dito sa picture na ito, ay matandang pulo na ito na pinutol, no? To the almost the ground level, mga 3 inches lang. Oh, yun yung black na yon. Then sumutoy noong nag-overgrow na siya, kinat back uli or heading back to form this one. Pero mapapansin niyo yung puno niya ay matanda na, so pinababata ang tawag diyan. Parang kape, no. Sa disbudding naman, ito yung kung gagamitin mo yung chrysanthemum na dulo niya, no, para itanim, tanggalin mo yung kung merong nakita kang bulaklak, no, alisin mo yung buko niya, no, disbudding ang tawag doon. Now, pangatlo naman yung tinatawag na type of the wood. A proper choice of wood is an important factor because the wrong choice may be quite harmful as it may result in complete failure of rooting of cuttings. So in general, the capacity of the cuttings to root depends upon the type of wood taken by the propagator. Yan. Pagka talaga medyo woody na, sa ibang halaman, mahirap mugat. Pero sa bonsai, sa bonggambilya, kahit matanda na, kahit yung katawan niya, kahit na talagang mga kasinlalak ng hita po, ay nabubuhay pa rin, umuugat pa rin siya at nagiging bagong halaman na naman siya. Kahit na ang kuhanin mo ay yung middle trunk, no? Yung portion na nasa lower portion, yung talagang may ugat pa, madali talaga yung buhayin. Almost very seldom ang namamatay diyan kasi nga yan ay madali nang mabuhay, no? Provided na huwag mo lang painitan, no? Now, usually the cutting taken from the lateral shoots, no? Alin ba ang lateral shoots? Pag sinabing lateral shoots, yung hindi pa paturo sa taas, no? Yun kasi terminal, yung nakaturo sa yung pinakadulo, terminal shoots. Yung lateral, yan yung mga nasa tagiliran. Those are lateral shoots. And they root better than the ones taken from terminal shoots. Dali raw umugat yung lateral. Pero kung susubukan nyo, I don't know if you are familiar with araucaria. Doon sa Kabsu, pagpasok mo ng gate 1, no, meron doong soccer field, yung minsan softball field sa may high school. Meron doong matandang puno na halihalera doon na parang pine tree, no? Pero malaki ang kanyang dahon. Ang tawag doon araucaria. No. Hindi naman siya bumubunga noong wala siyang cone, unlike the pine tree na mayroong cone at yun ang itinatanim. Pero ito wala. Ngayon, at may nagtanong sa akin, paano siya pinopropagate? Hindi ko rin niya alam paano kasi hindi ko pa nasubukan. Then I research on how to propagate it. No, ang ginagamit sa kanya, yung dahon, no? Pero hindi yung isang parang isang palapa niya, hindi yung kukuhanin mo, kundi yung from the palapa, yung lateral, yung mga lumabas na mga dahon niya na parang pine, mga parang tinik-tinik lang siya, maliliit, pero hindi naman nakakatinik yun. Pero sabi ng mga nagpo-propagate dito, huwag kang kukuha doon sa lateral kasi pag tumubo yun, hindi pataas, patagili din. Ibig sabihin, kahit tayo mo siya, hindi na siya tatangkad ng maganda. Kaya kinukuha pala rin yung pinakadulo. Yung dulong ang tendency niya ay pataas. Para kapag daw yan ay nabuhay, ay ganun din ang direction niya pataas sa araucaria. So, continuing, ano, it is particularly true with plum. No? Ito kasing lecture na ito ay hindi tropical kundi temperate yung mga naglumalamig, ano. It is particularly true with plums, spruce and pines, ano, yeah, pines. It may be due to the reason that the lateral shoots have more store food, no?
yung carbohydrates, which facilitates better rooting in the cuttings. Andun kasi nakakonsentrate, kaya sa mga gulay na tanim, kahit yung mga alabasa na ginugulay nyo, yung talbos, ay ang pinakamasustansya ay yung talbos, na doon nakakonsentrate yung mga nutrients. That's why kung gagawa kayo ng mga concoction ng mga organic fertilizer na inyong ipeperment, ay ang ginagamit ay ang recommended ay yung talbos, at naandoon yung more concentration of the nutrients, no? At yun din ang talbos din daw, ang dahil marami siyang stored na food, ay may tendency na tumagal siya ng siya ay nakahiwalay sa kanyang mother plant, at pwedeng dahil yung kanyang nutrients doon ay enough to sustain while nagpo-form yung mga cells doon ng adventitious root, ay malaki ang chance. Ano? In hardwood cuttings, more roots are developed in the basal portion of the root of the shoot than the cuttings taken from the mid or top of the shoot, because accumulation of carbohydrates and root-promoting substances are in higher concentration in the basal part. Ayun, ito lang daw sa mga woody na andito. Yan yung basal, ayan yan. Yan, yun, basal axillary, no, diyan naman daw kayo kumuha ng ano, kasi yung concentration ng mga nutrients ay naandiyan kung woody. Right? So ngayon, ang tanong uli, ay alin ho ba, sir? Yan ako. Eh, yan na ngayon ang inyong, kaya ko lang mas pinelecture so that kung naka-experience kayo na naging successful, kumuha kayo roon, ayun pala, kasi pala, ang woody, kapag ka nasa basal ay mas maraming nutrients stored. Okay, so ito pa, no? Similarly, formation of some root initials in basal portion, probably under the influence of root promoting substances from bud and leaves, may be responsible for it. That cuttings taken from vegetative shoot root better than flowering shoot, perhaps due to presence of high level of rooting cofactors or hormones in vegetative shoots. Meaning, huwag yung may bulaklak. No? At kung meron man, tanggalin nyo na yung bulaklak. No? The ability of rooting in different plant species, again, ito pa rin yung title natin, the rooting, you know. Yung mga apat na reason doon is presence of leaves and buds. Makakakita kayo ng mga materials na gusto nyo kuhain na merong siyang dahon at meron ng palabas na bagong dahon called buds or axillary buds, you know. At ito ay nakaka-apekto rin itong presence ng dalawang ito sa pagpunong inyong cuttings. In most species, the rooting process is inhibited. Okay? Pag sinabing inhibited, ay parang pigilan. No? If leaves and buds are removed from the cuttings, so baka maisip nyo na matanggalin na natin kasi ito ay baka maging reason na maubos ang tubig kasi because of transpiration, ay tanggalin natin. Mayroon daw klase ng cuttings or halaman na huwag mong tanggalin kasi mas gusto at mas favorable na andoon yung bagong palabas na mga buds, you know. Why? The promoting effect of leaves and buds in rooting, in root initiation is due to the fact that these are primary source of carbohydrate and oxygen synthesis and other root promoting cofactors in the plants. Ako, may stock pala ito ang mga root promoting factor. So kung tanggalin, ginagawa ko diyan actually ay hinahayaan ko lang siya. Pagka yung tulad ng buds niya, makikita mong meron ng mga dahon, hinahayaan ko na siya. Pagka ang dahon ay masyadong malaki naman, binabasan ko. Ito, yung kinakat ko ng ganyan. And okay yan. The root promoting cofactors are transported by leaves and buds to the basal portion of the cuttings for root initiation. But hindi naman lagi, ano, kasi tulad noong
mangga, no? Talagang totally dinidefoliate ang mangga. Tinitira lang yung buds sa taas. Kasi ang mangga kakaiba naman, wala naman siyang lalabas na buds dito. Laging nando sa top ang kanyang buds, sa apex, ano. So ang ginagamit din sa mangga ay yung meron ng sa taas. Right? So these root promoting cofactors are transported by the leaves and buds to the basal portion of the cuttings for root initiation. So the effect of buds on rooting may vary with the time of the year. Usually growing buds promote rooting and dormant buds inhibit it. So tingnan din kung yung buds ay active. No, mapapansin nyo pagka dormant na merong parang hindi lalabas yung ano, yung dahon. Medyo dry siya. Pero mapapansin nyo kapag active, sari-sariwa siya. Tsaka parang ano siya, parang taghihawat na gusto ng pumutok. Ibig sabihin, talagang something's happening there. No? The presence of buds is easy to root. In easy to root species, stimulates rooting. But in difficult to root species, rooting is inhibited. So again, I hanap-hanap uli ng mga varieties na mahirap. At kung may buds doon, ay yung parang nakakatigil. Pero sa mga mahihirap, paugatin. The promoting effect of buds on rooting during dormancy period may be due to the higher auxin and low inhibitor supply to the basal portion of the cutting. However, in some species, the leaves are removed to reduce the loss of water due to transpiration, right? So for a while. Nag-ano ko na recording ako. Nag-recording. So the promoting effect of buds on rooting during dormancy period may be due to the higher auxin and low inhibitor supplies to the basal portion of the cutting. However, in some species, the leaves are removed to reduce the loss of water due to transpiration. Number five, this one, presence of viruses. Hindi naman COVID to, but viruses are common sa mga halaman. The process of root initiation in cutting taken from plants infected with viruses is inhibited. Naku, malaki pag-aas, malaki ang chance na hindi na siya maging successful if there is a virus, or reduced as compared to those taken from virus-free stock plants. It is particularly true to with apple and Chinese gooseberry, where virus-free clones have been reported to root better than the infected stocks. Alam, so titingnan nyo yung kondisyon ng halaman, and you should be able to know ano ang mga sinyalis ng isang halaman na may virus. No? Normally, siyempre, medyo hindi maganda ang kondisyon. No? At ibang-iba naman, kung healthy, talagang makikita mong magandang kumuha doon. So if when in doubt, dahil sa health, sa itsura ng halaman, huwag mo kuhanan siya. No? Viruses not only reduce rooting percentage, but also influence the root number. Okay, position naman. Ano? Number six, position of the basal cut in the cutting. Oh, saan mo i-cut? Saan mo puputulin? Yun ang isang nakaka-apekto. No? Meron pa palang tamang position o tamang lugar kung saan mo siya ika-cut. No? In some plants, rooting is better when the cut is made just above, just, okay? Ibig sabihin, almost malapit-lapit siya sa node, whether above or below. No? Malapit sa node. Huwag yung, huwag pala doon sa ano, yung parang, minsan, mga 4 inches yung pagitan ng node, eh doon ka pumutol sa gitna. Medyo ilapit mo ng kaunti sa node, whether pangkarniwan ang ginagamit ko yung below the node, no? Doon ako nagka-cut. No? Kung titignan nyo rito sa market dito, yan, dito, rather than dito. No?
Another routing, and others routing is better if cut is made at the node. Iba naman, mismong sa node mo ikakat, and still in others, and position of the cut has no effect on root initiation process. Ayun, ang sabi, pwedeng above the node, just konting-konti above the node, below the node, ganun din, or within the node. No? At sabi rin, meron din naman mga species na doesn't matter kung saan mo siya ikat. Ay kung isa-isahin natin lahat ng halaman. Kaya ang pinakamagandang approach yan, once you do some propagation, you conduct first muna significant research, magtanong sa mga experts paano ang kanilang techniques, at iba naman tinuturo sa YouTube, no, mga Pilipino, mga Indian, mga Amerikano, makakakuha kayo ng mga better pointers there. No? Number 7, season. In some cases, season of the year when cutting summit has significant influence on rooting of the cutting, yung panahon. No? In deciduous plants, the hardwood cuts could be made in dormant season and semi-hardwood softwood cuttings in the growing season. Pag sinabing growing season, yung malakasang pataki niyan. And normally, growing season ay siyempre yung namamatak-matak ng ulan. Yan. The evergreen plants usually have one or more flashes of growth in a year, and thus cutting should be prepared at various times in relation to growth flash, but more especially in spring or later fall, depending upon the species. For examples, the leafy cuttings of olive root better underneath is produced during late spring and summer, but rooting is completely inhibited if taken in winter. Sabi, sir, bakit po ba dinidiscuss nyo yung sa temperate, yung may fall? Aba, malay nyo na kayo makapag-abroad, makapag-trabaho kayo sa mga countries like US, Japan, kung saan merong mga season ng winter, more or less alam nyo ang explanation at anong ini-expect nyo. Anong epekto nito mga seasons nito? Not necessarily ang alam nyo lang ay dito sa Pilipinas. Maganda rin alam nyo yung, kasi ito yung prinsipyo. No? So, sa atin, dalawa lang naman. So, ano yung prevailing na season kung saan gandang mag-cuttings. Ang ako lang ay hindi masyado nagka-cuttings kapag yung onset, yung talagang kasagsagan ng kahit yung paugat, kapag kasagsagan ng tag-init, no, may tendency kasi na ma-dry up yung iyong rooting materials sa loob ng plastic, no? At marami na akong obserbahan diyan. Pagbukas ko ay naku, napakatigas, no? At ang isang solusyon naman doon, kung talagang gusto mo ay didilig-diligin mo, kasi may nabibiling mga parang plastic na yung plastic balls na pinagdidikit, at merong enough space na kung didiligin mo, papasok yung tubig. The other thing to do ay kumuha ka ng hiringgilya, no? At inject mo yung tubig doon sa loob, lalo na kung panahon ng summer. Kasi once na totally dried up na, ay talagang kung kahit may ugat na yon ay matutuyo na rin siya. Kaya nga yung iba ay sa onset ng tag-ulan sila marketing para laging basa-basa. No? Mas gusto kasi naman nila talaga na mayroong some amount of water. For softwood cuttings of deciduous plants, the best rooting is obtained if the cuttings are prepared in spring, yung tag-sibol, when leaves are fully expanded and should have attained some degree of maturity. For best results in broadleaf evergreen plants, cuttings should be prepared after a flush of growth has been completed and wood is partially matured, particularly during spring to late fall. Similarly, in narrow-leaved evergreen plants,
The results are better if cuttings are prepared during the late fall or late winter. So, yan, kung makaka-abroad kayo, tandaan nyo. Ito naman, mga treatment cuttings. Ano? Various treatments have been demonstrated to treat cuttings before plantings for root initiation. Ito, pinapractice ko rin ito na binibigyan mo ng better chance siya. Yung mga growth regulators na anaa, na meron talagang rooting hormones eh. So, minsan, 24 hours na nakababad. Yung iba naman, mga 3 hours lang. No? Pagka woody, ay 48 hours yung ibang recommendation. Babad. Kaya muna katubog doon. Ano? Fungicides, then wounding, yung sugatan mo. Etulation, ano yung etulation na discuss ko? And girdling. So, ano yung etulation? Etulation. Ito yung etulation daw ay makakapansin kayo yung mga halamang mahaba ng tangkay. No, ito, mga succulents to. Kung marami nagkaganito. Kasi yan ay kaya ganyan, naghahabol yan sa araw, sa sunlight. No? The tendency kasi yung sundan nila yung araw. At nalalaglag na yung mga old leaves nila at nagiging leggy ang tawag sa kanilang mga katawan. No? Hindi na magandang tingnan. Ito, napakadali solusyon dito. Just cut it there, plant it again, or just put it atop the soil at huwag mo lang galawin ng galawin, mapansin mo, ay meron na ulit siyang ugat. No? But etulation in plants is a natural phenomenon and is simply a plant's way of reaching for light source. No? If you have ever started seeds without sufficient lighting, ayan, later on, pansin nyo, then you have seen how the seedlings grow rather spindly with a long, abnormally thin, pale stem. Ayan, magsubukan nyo magpunla. Tapos nasa lilom, halos wala talagang ganong araw. Ano. Makikita nyo yung ninyo ay pahaba ng pahaba ang tangkay, pangit. Kasi naghahabol ng init ng araw yon. Yun yung etulation, yun yung response ng halaman towards the source of light. So, this is an example of etulation in plants. We generally know it as a plant legginess. Mahaba ang paa. Etulation is the result of hormones called auxins. Auxins are transported from the active growing tip of the plant downwards, resulting in the suppression of lateral buds, no? So, hindi pag bumaba, walang lalabas na sangang sa papunta sa kanyang ano, tagiliran, walang lateral. Kaya, ang tendency, doon pa rin siya sa kanyang apex, no? Terminal bud. Yun ang pahaba, ng doon ka pa rin siya magpuproduce. Kaya, ibang ginagawa dyan, ayan, practice ko rin, ay tinatanggal ko yung growing point para ma-encourage na lumabas yung lateral buds. Kahit fruit trees, ano, ginagawa ko yan kasi gusto ko kasi sa fruit trees ay maaga siyang magsanga. No? So that kapag gusto ko na yung height niya, totally yung lateral niya, yung kanyang terminal, ipuputulin ko na yun para ang lumago ay yung lateral, palapad siya at hindi patangkad. Ang reason doon, siyempre, kung palapad siya, ay madali mong i-harvest, no? Madali mong spray o balutan ng dahon dahil siya ay lateral rather than upward ang growth. No? So, yun lang, tanggalin mo yung buds. While etulation, they stimulate proton pumps in the cell wall, which in turn increases the acidity of the wall and triggers expansin, an enzyme. Expansin is an enzyme that weakens the wall. While etulation increases the chances that a plant will reach the light, it results in less than desirable symptoms. Etulation plant problems such as abnormal lengthening of stems and leaves, weakened cell walls, elongated internodes with fewer leaves, and chlorosis may all occur. Hindi maganda. Masyado mahaba ang tangkay.
Kaya nga nang ano, kung laging nasa dilim. Kaya nga yung mga tong kahit mga gulay ay meron tayong from the seeds na nag-sprout ay after a week tinetraining na nila natin na i-expose ng unti-unti sa araw kasi kung hindi ay mag-i-elongate yan, hahaba at pangit tingnan, no? Now meron pa tayong isang factor, yung use of growth regulators. Ito ay na pag-aralan na natin, like IBA, sari-saring na NAA, ANAA, IAA, at napakarami niyan available sa market. Even sa internet, you can look for it. Marami nagbebenta niyan ng mga growth regulators or hormone, specifically yung mga rooting hormones. Another thing is the mineral nutrients, where treatment of cuttings with nitrogenous compounds, whether organic and inorganic, usually promotes rooting of cuttings in several plants. Among different organic forms of nitrogen, asparagines and adenine are most effective. Boron also plays important role in rooting process of certain plant species. You know, it promotes root growth rather than root initiation. Boron, kung may ugat na growth, mas magandang pangpalago ng ugat rather than wala pang ugat, hindi siya masyadong helpful doon sa initiation. But rather, kung meron ng initial root, you put boron and it will grow faster. No? The combination of nutrients and nitrogen and boron with auxin or IBA is the most effective treatment for root initiation and development process in many plant species. Nitrogen, boron, and auxin. Fungicides, in some instances, the rooting of cuttings initiate at better rate, but their survival is low because these are attacked by pathogens, lalo na mga fungus, no? Yung mga pinagputulan, mga pinaghiwaan mo, pinagkatingan mo, they could be attacked by fungus, lalo na yung mamasa-masa, no? At iba pang pathogens, no? Bacteria, kapag naunahan ka niyan, mangingitim-ngitim na yung ilalim niyan, paakyat, wala na. Hanggang sa tinetesting ko kumisan, ni-scratch ko ng aking nail at pag nakita kong itim na rin, wala na yon. They were attacked by pathogens. So ang solusyon ay i-dip mo siya sa fungicide, whether wet fungicide. Yung iba naman ay powder ang nilalagay doon sa cut portion. Merong iba-ibang kulay yan. What I'm using yung kulay green, ano. Madali kasing pagka kasi green, siyempre kitang-kita mo na nalagyan mo na. Kasi meron na bibili brown, eh pag medyo malabo mata mo, akala mo wala pa, pero meron pala. I use the green one. The fungicides may be used as powder dip, yun niya, following IBA treatment, or this may be mixed with IBA powder before treatment. Kaftan is more suitable because it does not decompose easily and has long residual effect, no? Yung kaftan, matagal siyang nandoon sa ano, sa tip kung idinip siya. Kaya ang isang technique diyan, no, kapag idinip mo yung dulo, yung base portion ng iyong cuttings sa powder, huwag siyang itutusok kasi pag itinusok mo yung powder doon matatanggal. Kasi matatama sa ano. Kaya ginagawa ng iba ay pwede yung daliri mo o kaya stick. Yung tusok mo muna saka mo ilagay doon yung cuttings and then compress it. No? Rather than yung mismong itusok. Kasi lalo na kung medyo matigas-tigas yung ginamit mo, baka mabend. O kaya yung madamis pa yung portion at mapasukan pa kahit may fungicide ng mga pathogens. Wounding naman, wounding, sinusugatan. No? Wounding is helpful in cuttings, saving old wood at the base. Wounding from rooting in cuttings in several ways. Bakit
ako ginagawa ko parang pasa, no? Tapos ini-script ko pa ng konti yung kanyang balado sa bass portion. It tears sclerenchyma rings of top cells in cortex exterior to the point of origin. It helps in better absorption of moisture, growth substances from rooting medium, no, kung merong wound doon, no, due to higher excretion of hormones in the wounded area, respiration rate is increased. Division of cells in the wounded area and adjacent cell is faster. Wounded cells release ethylene. Yung pala, no? Ethylene ba? Yan yung isa sa mga nakaka-increase ng rooting, ano, which acts root promoting hormones. All these conditions induced by wounding help in better root initiation process. Etulation treatment. Etulating is the oldest horticultural practice. Ito nga kanina kong nabasa. This one is another way of explaining what is etulation, in which light is excluded from the plant for its parts for some time during the growing season. Ito na tinatakluban mo. Ayaw mong makapenetrate yung light doon sa portion na yon kung saan gusto mong magkaroon ng rooting. Ito, etulation treatment ang tawag dito. Ano? It is believed that exclusion of light, or no presence of light, no, reduces the photodecomposition of naturally occurring auxins. Tandaan nyo yung laging auxins, yan yung unang element na nakakapag-induce ng pag-ugat. Ano? At yun pala ay nasisira yung auxin sa light. No? Kaya mas magandang walang makapenetrate na light. Kaya isang reason daw, tinatakluban ng lupa o kaya binabalot ng dark plastic. No? In etulation, the basal portion of the newly emerged shoot is kept under complete darkness by covering them with a black polyethylene, a plastic na ethylene, and the terminal portion is allowed to grow in normal condition. After sufficient time, depending upon the species, the shoot is cut down. Its basal portion is treated with auxin, IBA, and cutting. So, prepared are planted in the nursery. The trends, mound and stool methods of propagation, in which basal portion of the shoots are kept in darkness by soil cover, are based on the principle of etulation. Etulation is useful in difficult to root plants like mango, jackfruit, and avocado. Talagang yan, hindi ko nasubukan yung mangga na paugat. Avocado rin. Saka jackfruit. Ano lang, puro grafting ang kapangkaraniwang ginagawa natin. Why? Because it's easier to ano, to graft. Saka marami kasing available na ano, na mga buto. No, lalo na pagtangyan, tagmangga yun. Yung mga pinangayin nyo ng buto, after a year, pwede na siyang butungan. At marami namang available. Lalo na yung lampa. Naku, eh, halos nga. Di pa siya muna tatanggal sa loob ng bunga ng lampa. Kung makikita ka ng ano, emergence. Eh. And avocado rin. Napakadali. Kahit na nga hindi mo itanim yan. Basta siya ay palaglag sa lupa. Mamaya makikita mo na meron na siyang new plants emerging. Kaya hindi natin gaano sinusubukan yung cutting. So, although marami ngayon na nagpo-propagate na nito mga ito, pero ano pa rin siya, grafted, graft yun ang kanyang nagamit. Pang-siyam, no? Environmental condition, ito yung mga factors pa rin tayo sa kung bakit umuugat sa mga cuttings nito. Environmental conditions like availability of water, light, temperature, and rooting media may also affect the root initiation process in cuttings. You know, effect of different environmental factors is
summarized in the next slide. No. Una, water condition. Loss of water through leaves need to be regulated by keeping optimum number of leaves in leafy cuttings. Binabawasan na nga ng ano, dahon. Yung iba, yung dahon kinakat pa. No, mga 3-4 na lang ay tinitira. Similar loss of water no, from the leaves should be reduced by placing the cuttings covered in covered propagation frames, having automatic humidifiers and ventilation system, laying thin layer of polyethylene cover of the beds of leafy cuttings by using mist propagation. Ito ang sinasabi lang ito ay sa mga highly technical, highly established na mga nurseries, no? Halos walang pumapasok na hangin, saradong-sarado, tapos mayroong pang mist, ay napakamahal namang mag-setup noon. Kaya ang ginagawa natin, yung mura, no? Yung tawagin natin na ICU or tulog technique, bibili ka lang ng mga plastic na ano disposable cups no, lagyan mo ng lupa, buhangin, minsan carbonized rice hull, yun itutusok pero basain mo muna siyempre siya, but lagyan mo ng butas, tapos bibili ka ng plastic na ang tawag do pag bumili ka yung gagamit sa mani, yung ganong klase, yung clear. At saka, huwag yung plastic labo kasi madali yung mag-collapse. No? Yung pambalot sa mani, yun ay mas... So, bili ka ng mas malaki kung gusto mo yung mas malaki ang mani. Yun yung ngayon ang gagamitin mo. Tapos, rubber band. No? Yun na yung pang... Kung wala ka naman rubber band, pwede mo naman talian o kaya ay meron pang scotch tape. Whatever, para walang pumasok na air. Para yun ngayon, pawis niya na galing doon sa moist na cup na mayroong lupa. Kasi dinilig mo muna siya bago i-cover. Yun yung mag-evaporate at didilig ulit sa kanya. Parang hindi nag-escape ang tubig. Kaya lagi moist pa rin. Kaya lamang yan, meron pa rin na merong bad side. No? Kapag nag-emerge na yung dahon, tapos katuwa ka na, ang problema, yung nag-accumulate na vapor doon na parang pawis niya, yan ay bababa, mababasa yung dahon at minsan ay nabubulok yung dahon. Okay lang kung isa, dalawa. Pero maya-maya makita mo buong yung halos lahat na ay nabulok na. So ang ginagawa naman dyan, pinapasingaw na kapag ka meron ng magagandang mga dahon, ginugupit na yung corner do sa taas noong plastic para mag-escape na yung water. No, hindi na mag-form ng pawis doon. Siguro mga 3 days 'yon. Pagkatapos ng 3 days, completely gugupitin ko na yung taas. Pero hindi ko pa rin naalis yung buong plastic, kaya ko lang siyang pinag-sorientali sa baba para kung meron mang ulan, hindi mag-accumulate doon sa bababa rin siya. No, palaging in excess hindi maganda, masama ang lahat ng sobra including water. Temperature, no. Temperature is considered as one of the most important environmental factors which govern the physiological processes occurring in plant system. Day temperature of 21 to 24 degrees centigrade and night temperature of 30 to 15 degrees centigrade are considered quite satisfactory for rooting cuttings in most plant species. Very high or low temperature may inhibit root initiation process in the cuttings. Paano ba may estimate ang ang room temperature is 27 degrees centigrade. So yung 21 to 24 mas malamig-lamig pa kasi sa room temperature. Ngayon tag-init na at minsan nagte-31 tayo kung exposed ka sa full sunlight. 31, maabot pa minsan 34. Mayroon mga lugar sa Pilipinas na known for being so hot diyan sa Tubigaraw. Minsan nagpo-40. Parang lagnat na yan. May nabot pa 45. Those could kill your propagates. So, yan. Pakiramdaman nyo lang. Anong pakiramdaman 21 to 24? Ang ibang matatanda nung araw, ang nire-recommend nila doon sa ilalim ng kawayanan, doon daw tamang-tama ang lamig. No?
very high or low temperature may inhibit growth initiation process in the cavity. So pag ano na over ka diyan o masyadong malamig naman, nagii-inhibit din ang proteins. Light naman tayo. Liwanag, no? Light effects in rooting of cuttings may be due to its intensity, day length, or light quality. Usually, the rooting is better in cuttings taken from stock plants grown at a low light intensity than the ones obtained from plants grown at a higher light intensity. Ulitin ko, ha? Usually, the rooting is better in cuttings taken from stock plants grown at a low light lilim than the ones obtained from the plants grown at a higher light intensity. Ang ibig sabihin, kung kukuha ka ng cuttings, ano, pipili ka sa mangga, sa malaking mangga, no? Saan ka kukuha doon ng cuttings? Ano? Sabi rito, it is better in cuttings taken from stock plants grown at low light. Ito yung medyo hindi exposed na exposed sa full sunlight at a low intensity than the ones obtained from plants grown at a higher light intensity. No? Medyo yung loob-loob ng konti. O kaya full sunlight pero hindi naman exposed na exposed siyang for let's say 8 hours. No? The photoperiod under which the stock plants are grown may also exert an influence on the rooting of cuttings taken from them. Some plants manufacture better carbohydrates under short day conditions and others at long day or day neutral conditions. Now, alam niyo bang hindi magkasing haba ang araw at gabi kahit dito sa atin sa Pilipinas. Kaya meron tayo noong long day. Mapapansin nyo yan na alas 6 ng hapon ay maliwanag pa. Meron namang alas 6. Alas 5, medyo pa lang madilim na. So, yun ay nakaka-epekto rin yung haba ng liwanag o haba ng gabi. The orange-red light of spectrum seems to favor fruiting of cutting than the blue region. No? Yan, sa liwanag naman na mayroong spectrum kasi pag tinignan sa rainbow, mayroon doon. This one, farther red light, 60 nanometer, has more inhibitory influence on rooting than the blue or far red light spectrum. So, yung explanation kung bakit yung intensity of light ay nakaka-epekto because ang light niya ay may kanya-kanyang spectrum o tindi ng init. At napag-aralan na yan, na at na-measure na kung alin yung nakaka-influence sa rooting ay the red light. Pero hindi mo na makikita, wala naman talagang red light sa araw. Pero mapapansin nyo, pag hapon, medyo red-reddish ang nakikita mong nagre-reflect. Rooting medium. An ideal medium must provide sufficient porosity. Okay? Porosity meaning ang tubig ay nagpe-penetrate at siya ay madali ring mag-flow out. No? Sabihin, porous yung pagitan ng mga particles doon ay malalaki. No? To allow air. Importante kasi yan, water and air. That's why kapag ka masyado ng siksik na naging clayin, misa para ng bato katigas yung lupa sa paso. Ay, sabi bakit ito ayaw nang gumanda ay because wala nang enough space for the air to circulate. Kahit diligin mo yung tubig, di na rin nakaka-penetrate dahil nga wala nang space. Diligin mo pala nag-run off. Ay yung matatanda nung araw, practice ng pagtanim ng gulay, ginagahukan yung nililinisan ng puno tapos merong maliit na itak na ang lupa do sa ibabaw ay kanilang parang inhihil up. Ang explanation actually doon ay para ma-promote yung porosity, mag-circulate doon ng air. No? Kasi isang, ayun, kaya yung healing up ay ginagawa.
Medium must perform three important functions. Ano? It should hold cutting properly. Ito yung medium, yung ano, yung patting medium mo ha. Dapat naman yung kanyang consistency. Pag itinusok mo yung cuttings o nilagay mo roon, eh baka naman sa parang buhangin ang ginamit mo, halos ay matumba na siya. Dapat yung medyo makukompress mo at mag-hold siya. No? It should provide adequate moisture to the cuttings. You know? Pagka naman purong buhangin, ay may didiligin mo yan. No? It should permit free air passage to the base of the cuttings. Pero sa ano, sa mga bonsai, kahit yung mga old bonsai. No? At marami na rin naman akong natanong at nasubukan ko na. Ang ginagamit na medium, yung kanyang pating medium, ay mas marami ang buhangin. No? At yan ay nakausap akong isang professor galing sa Iloilo. No? Sabi na, na-testing namin lahat at we found out pinakamaganda daw na pating medium sa mga bonsai at saka mga ornamentals ay ang river sun. Pero ha, may pero doon. Lilimita mo ang dilig kasi porous nga siya at hindi siya gaano nag-hold ng water. Kaya sinasamahan niya ng soil rich in nutrients, lalo na yung ding mga ginagamit ko dyan, kung bumaha, magbaha niya, lalo sa palibot namin, daan na kami ng tubig. Merong madadala dyan ng mga ano, yung lupa na pino, kala mo buhangin din. Napakagandang gamitin, ihahalo mo ngayon doon. At rich in nutrient yun. Tapos samahan mo pa ng, ano, ng vermicompost, you have a very good potting medium. Kung gusto mo naman, wala kang masyadong available na buhangin, na riverside, mahal din kasi binibili na ngayon yan eh. No, bili namin yata dyan, parang 60 pesos na or 100 na yata isang sako. Di naman pwede yung sako na 50 kilos. Yung sa bas, di mo naman kayang buhatin. Kaya yung sako lang dyan, yung parang mga 25 kilos lang kasi hindi mo kayang buhatin. Mabigat lalo kung basa. So it should permit free air passage to the base of the cuttings. So some cuttings when rooted in sand produce long, unbranched and brittle roots but produce well-branched, slender and flexible roots in perlite or peat mixtures. Ano ba yung perlite or peat mixtures? Ano nung kwan? Hindi ko alam yan eh. No? Yung pala nabibiling ganyan, parang mga pebbles siya na yung pag sinilip mo siya sa magnifying glass, parang butas-butas siya. So, yun, nakakapag-hold siya ng water, no? yung perlite na yun. Magaan siya, puti. No? Hindi ko alam sa minimi na yung perlite na yan. Iba, imported pa yan eh. No? Nakakabili niya, sako-sako rin yung perlite. Kasi yan, nag-hold ng water. At saka kung yung mga nutrients, pwede rin mag-hold doon. So, ihahalo sa mixture. No? Generally, pH near 7.0 is considered ideal for rooting process in the cuttings. Neither acidic nor alkaline. 7.0 is. Kaya lang, siyempre, mahirap i-achieve niya yung 7.0. The level of exchangeable calcium in the rooting medium, especially peat moss, should not be high as it may also affect rooting process adversely. Calcium. Sa rooting ito. Pero pagka nakaugat na, maganda rin ang calcium. Isang yung calcium, pwede yung mga balat ng itlog ng manok. No? Durugin yun. Alright, I think this is the last slide that I have. Ito yung lecture ko sa inyo for today. So thank you very much for listening. I will be sending you the other videos ng mga ano kung hindi pa kayo nakakapanood, but I'm sure there are a lot tons of videos available in the YouTube ng pan-propagate. Meron pa ako nakita na isang araw at walang soil nag air layer, binalot lang ng plastic na itim. Aba, umugat din ano. Subukan ko nga. Well, anyway, thank you very much for listening. And hope you enjoyed the lecture for today. Thank you.